pa nga na ni Rek? Ano ka na? Kuya, Brahma. Brahma pala na eh. Talaga ang bitis ang Kenya. Mayaw man ang sigap ko yung kanada. Ang bitis niya. Yan ay isang uri ng mga manok. Pero ang pag-usapan natin guys ay ang manok na kaber. Kasi yan ang bago kong kapamilya at bago kong mga alaga ngayon buwan. Ang kaber pala ay mayroong brown at puti. Ngayon guys, papakita ko sa inyo yan ang bago nating kapamilya at bago nating mga alaga. Nasa 18 days pa lang yan guys, mula galing doon sa farm. Ito ay ibinigay ng libre ng DA sa aming mga grupo ng mga farmers o magsasaka or faraoma dito sa aming bayan. Ito guys ay napakalaking pasasalamat at napakalaking halaga sa aming mga farmers, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya ay nagkaroon kami ng livelihood at magkakaroon kami ng dagdag kita sa aming pang-araw-araw na hanap buhay. At bukod sa libre ng pagkain, ulam, kasi guys ito ay isa sa mga alternative o kasi ang mahal ng karne dito sa amin, nasa 320 ang baka, nasa 400 plus ang kaming manok ay nasa 180. Kaya mas sa tingin ko ito ay makakatulong sa amin kasi hindi na tayo bibili ng ulam kasi kakatayt na lang tayo. At bukod doon ay magkakaroon pa tayo ng kita sa mga itlog ng ating mga manok na inhen. Kasi mga lakas daw itong mga itlog. Araw-araw daw itong nangingitlog mga guys. At doon tayo kikita. At yun ang ating pag-uusapan sa mga susunod ko pang mga vlog. Ngayong araw pa lang kasi guys, ini-introduce ko pa lang sa inyo ang aking bagong kapamilya. At ito ay ating aalagaan at ating pagagandahin ang kanilang kulungan. Kasi ngayon guys, temporary pa lang yung ating kulungan. Kasi mas pagtag-ulan, kailangan gumawa tayo ng mga safety kulungan nila. Yung hindi sila mababasa, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Yan lang guys, ang ating episode ngayong araw. Sa mga susunod kong vlog, ang pag-uusapan naman natin ay kung paano tayo kikita sa manok na ito. Ngayong araw pala guys, ang tips ko sa inyo, kung kayo mag-aalaga ng manok, kasi kung napanood nyo to at nagka-interest kayo, ganito ang gawin nyo. Kung ano yung ginagawa sa isang manok na 45 days, yun ang gawin nyo dito sa manok na kaber. Sa isang buwan, araw at gabi, pakakainin mo siya, huwag mong bitinin para hindi siya mabansot, para diretso ang kanyang paglaki. Kung nagustuhan mo ang aking video mga guys, ay mag-subscribe naman kayo sa aking channel, mag-like naman or mag-comment or i-share, and also notification para update kayo sa mga susunod pang vlog ni Paraoma. Kasi dito baka dito na tayo yumaman at kung hindi naman ay umangat-angat naman ng buhay natin. Update na lang ako sa inyo mga guys sa mga susunod ko pang vlog. I-update ko yung ating manok na kaber. Pag 30 days makikita nyo kung anong resulta ng ating manok na kaber. Yan lang guys, ang inyong lingkod, walang iba kundi si Paraoma. Maraming salamat sa inyong panonood at magandang araw. God bless sa inyong lahat mga pa-farmers.
at mga kabarangay.